Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Bangon na, Pilipinas! Umpisahan ang araw na handa sa magiging lagay ng panahon at manguna sa mga balita tungkol sa kapaligiran, kalusugan at maging sa kalawakan. Lahat ng yan dito lang sa Panahon TV. Live tayo mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako si Trisha Garin, ang kasama niyo ngayong Webes ng umaga, August 29, 2019. Magiging maulan kaya ang panahon? Bago pa man natin malaman yan ang ulat panahon, tiyak naman tayo na walang makakapigil sa pagsikat ng araw, umulan man o hindi. Ang sunrise natin along Metro Manila, yan ay mamayang 5:44 ng umaga at ang sunset naman natin, yan ay mamayang 6:11 ng gabi. At dahil sa malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng pagbaha kagabi sa ilang parte ng Davao, kanselado na ang klase sa piling mga paaralan sa rehiyon na ito. Ngayong araw, walang pasok ang Wangan Technical High School, Balengaeng Elementary School, Leon Garcia Elementary School, at pati na rin sa Taloma Central Elementary School. Balikan natin ang naging track ng bagyong Jenny. Matatandaan natin na noong Lunes, nabuo ito bilang isang bagyo at patuloy na lumapit sa ating bansa. Mabilis itong kumilos at agad na nagpaulan sa buong Luzon. Pero kahapon, nang madaling araw, tumama ito sa kasiguran aurora na bahagyang humina at bandang hapon ito nakalabas ng Philippine boundary. All throughout, hinatak nito ang habagat na dumagdag din sa ulan na naranasan sa bansa. Dahil din dito, umiral pa rin ang light to moderate rains sa western section ng Luzon, pati na rin dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong nakalabas na ng PAR itong bagyong Jenny, uulanin pa rin ba kaya ang Luzon at ilan pang bahagi ng bansa? Yan ang ating aalamin mula mismo sa Pag-asa. Pero bago yan, umulan man o hindi, dapat lagi tayong nakahanda. Kaya naman narito ang checklist na magagamit mo sa tag-ulan. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel para may pamunas kapag labasan ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ng mas grabing pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan, tuwing tag-ulan, iba yung pag-ingat ang kailangan. Tumama man sa kanupaan ng bagyong Jenny, ang dala nitong ulan ay hindi naman gaano tumagal dahil sa bilis ng pagkilos ng bagyo. Nasa labas man ng Philippine boundary ang bagyo pero dahil dito sa habagat, umiral pa rin ang maulan na panahon sa ilang parte ng Luzon at ilan pang bahagi ng bansa. Sa katunayan, naitala ang tatlo sa may pinakamataas na rainfall amount sa bansa kahapon. Nanguna sa listahan ng Apari, Cagayan na umabot sa 125.6 mm ang tubig ulan. Pangalawa ang Coron, Palawan na naitala ang 78.4 mm at pumapangatlo ang Tuguegarao City na nasa 68.6 mm ang tubig ulan. Poor drainage system. Kung hindi man dahil sa malakas na ulan, yan ang dahilan kaya tayo binabaha kahit sa panandali ang ulan. Bukod sa pagsasaayos ng mga ito, narito ang mga dapat mong gawin upang maiwasan ang sakuna tuwing may baha. Be safe pag may baha. Lumayo sa mga linya ng kuryente at mabababang lugar. Huwag lumangoy sa tubig baha. Kung nagmamaneho, huwag daanan ang mga binahang lugar. Kapag inabutan ng baha sa loob ng sasakyan, iwanan ito at iligtas ang sarili. Iligtas ang alagang hayop. Isama sila sa paglikas o siguraduhin sila'y nasa mataas na lugar at may sapat na pagkain at tubig. Delikado ang epekto ng pagbaha, kaya mahalaga
tayo ay maging handa. Mula Luzon hanggang Mindanao, alamin natin ang lagay ng panahon para maiplano ng mabuti ang mga gagawin sa maghapon. Unahin natin dito sa Luzon area. Ayon sa PAGASA, magandang panahon na ang mararanasan natin sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. At ang temperatura natin, nasa pagitan lamang yan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Maganda man ang panahon, pero posible pa rin ang ilang mga localized thunderstorms na madalas talaga tuwing hapon o kaya naman ay sa gabi. Dito sa Puerto Princesa, iiral pa rin ang maulan na panahon dahil ito sa epekto ng hanging habagat. Gayun din dito sa Olongapo. At ang temperatura sa Baguio City naman ay nasa pagitan lamang ng 17 hanggang sa 20 degrees Celsius. Sa Kabisayan naman, iiral naman itong maganda at maaliwalas na panahon, partikular sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at pati na rin dito sa Metro Cebu. Huwag pa rin maging kampante, no, kung lalabas ng bahay, huwag kakalimutan ng payong o kapote dahil posible pa rin ang mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon yan o kaya naman sa gabi. Ang temperatura, maaaring pumalo pa rin ang hanggang sa 33 degrees Celsius. Dako naman tayo sa Mindanao area. Ayon dito, good weather condition ang iiral dito sa Cagayan de Oro, Metro Davao at abot hanggang dito sa Zamboanga area. Good weather condition pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms tuwing hapon o kaya naman sa gabi. At ang temperatura, maglalaro ito sa pagitan ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. At narito na mga balitang nangunguna ngayong umaga. Mas pinaraming permits sa mga rice trader. Paano kaya ito makatutulong sa agrikultura at merkado? Sa paglala naman ng climate change, maging ang kalusugan ng mga sanggol, apektado na rin. At kakaibang natuklasan sa planeta, natagpuan malapit sa isang bituin. Ano kaya ito? Paano nga ba natin malalaman na dapat na tayong magpakonsulta ng ating mga mata? At nadagdagan pa kaya ang bilang ng kaso ng dengue sa bansa? Malalaman natin ang update. At sunog sa Amazon Forest, ano nga ba ang dahilan nito? Para malaman ang buong istorya, patuloy nang tumutok at magbabalik pa ang Panahon TV.